Hi. Hello. Kaya naman ako. Alam mo, naaaliw ako. Kasi, kaya ako naaaliw. Oh, hi daw, hi. Hi. Kaya naaaliw ako. Kasi, parang dati pag uuwi ako galing school, pagod na pagod ako. Pero ngayon parang hindi ako napapagod. Parang feeling ko ano, mag-live ako uli. Ayaw ko na. Huwag yun ang pansinin. Nag-enjoy ako. So, kanya-kanya na-enjoy yan. Walang pakialaman. Nag-enjoy teacher sa ginagawa niya. Hi. Oh, andito na naman tayo. So, andito na naman tayo sa pagluluto. Pagod na pagod ako. Galing ako ano? Galing ako plaisdaan. Namingwit ako. Ito, nahuli ko. Tilapia. Ah, tilapia. Okay. Magluluto ako ng ano, sarsyado. Habang nagpiprito ko, nagsasaing ako. Teacher, bakit ganyan yung sinaing mo? Nakatawag dyan. Hindi nakasara. Yan yung natutunan ko sa ano, sa biyanan ko. Sa bruha kong biyanan. Joke. Na ano daw, dapat daw, huwag daw tatakpan para daw ano, hindi siya madumi sa kalan. Ako kasi linis ako ng linis ng kalan. O, tignan mo yung kalan namin. Pagka daw nagluluto, ano, dapat lagi malinis yung kalan. Yan. May magsasarsyado kung ano, tilapia. Yan, sarsyadong tilapia tayo ngayon, mga kaguro. Pinakamadaling lutuin pag uwi ng bahay. Okay. Ayan. Ayan. Ako yan nagluluto. Mukha lang hindi. Ako lang oh. Ayan oh. Oh, diba? Ako oh. Ayan. Nagluluto ako ng sarsyado. Hi, Manelly. Hello, hello. Okay, magluluto tayo ng ano, ng sarsyadong tilapia, actually. Fresh yung tilapia. Fresh na fresh. Galing ref. Galing ref. Fresh na fresh. Yan ang ginagamit kong kawali. Kasi maganda siyang pirituhan. Hindi siya naninikit. Hi, Ma'am Mitch. Ayan, Ma'am Mitch. Manood ka para ano... Pagkatapos ng kasal, ito ipaluto mo sa iyong darling. Sarsyadong tilapia. Ayan. So, nalinis ko na yan, yung tilapia. Yan. So, ito lang. So, ayan, meron akong bawang. Meron akong sibuyas. Kamatis. Bawang, walang luya. Tapos meron akong binating itlog, yan. Hinakaril ko to, hayaan nyo na. Nakakawala ng pagod pagkagaling sa school. Tapos natutuwa kaya ako. Ma'am Sheila, nalilutuin mo mamaya. Oh, diba, no, bongga, no? Oo, press na press to tilapia ako galing rep. Tapos namitas ako ng mga kamatis. Oo. Ayan, nagsasaing ako habang nagluluto. Alam mo na ako, multitasker ako. Alam mo. Yan. Hiniwa ko siya. Hiniwa ko yung ano yan. Hiniwa ko yung tilapia para ano. Tawag dito. Ayan na siya. O, si Teacher Sheila, hindi takot sa mantika. Wow, ayan. Sige. Oh. Alam mo na sikreto ko dyan? Ang aking ano, siyente. Pang mayaman. O, tignan mo, wala na siyang hawakan. Pero ginagamit ko na to for almost 20 years. 20. Regalo kasi sa amin to sa kasal. O, ayan, tuyo na yung sinain. Tataktan ko na siya, tsaka ako siya hihinaan. Ilang taon na kami? 1997 kami kasal. So,
Isipin nyo, 21 years na itong, ito, 21 years na yung sandok, ano ba to? Chance, na yan. Ogi, nag-request ka, bala ko bukas. Magtotortang talong ako bukas, Ogi, para sa'yo. Parang Ogi. Ngayon, sarsadong ano muna, sarsadong tilapia. Natatandaan nyo pa yung chance kong yan? 21 years, wala kasing pambili si teacher, kaya... Kerry Bells, alam mo, ang tigas neto. Kaya pagka si Jojo, loloko-loko, ito pampupupo ko sa kanya. Joke. Ayan. Ogi, sige, magtotortang talong ako. Wala pa, ito muna, tilapia muna. Ayan. Prito-prito. Ayan. Prituhin natin maigi para ano, para siya ano, luto na para mamaya dire-diretso na siya pagka aking ano, pagka aking ginisa na siya. Actually ako, dito na rin ako nagigisa doon sa pinagprituhan ng isda. Kasi, ayan, oh, pinapawisan ako. Kasi pag dyan ako nagprito na doon, nagisa na doon sa pinagprituhan ng isda, lumalasa na siya. Lumalasa na yung fish. Oo, oh, ayan. Oh, natutuwa ako kasi ano, nawawala ang stress ko. Kasi pag uwi namin ng bahay, kami lang ni Bunso. So, mamadali na akong magluto kasi pag dumating na yung mga amo ko dito sa bahay namin, siyempre kakain na sila. Yan, niluto ko. Sarsado. Okay, pirituhin yung mabuti yung tilapia. Kasi yung iba gusto malasado. Kerry Bells naman yung malasado, kaya lang ano, parang nalalansahan ako pagka malasado. Ayan. Oo, Ate Nida, masarap to. Ayan. Alam mo, na-enjoy ko to kasi maghapon akong, hindi naman stress, happy naman ako. Kaya lang, pagdating ng bahay, wala na kasi akong kausap. Tapos na-realize ko, pagka pala ganito, para ka din may kausap. Kasi tignan mo naman yung anak ko, oh, may sarili ding gawa, oh. Ayan siya, oh. Oh, diba? So sabi ko, anak, magluluto lang ako. Sabi niya, mami, magla-live ka. Sabi ko, oo, sige. Oo, Jackie. Totoo yan. Dati kasi hindi ako marunong magluto. Pero, ayan na. Kerry Bells na, ayan. Okay na. So, eksakto. Eksakto, tilapia namin. 1, 2, 3, 4. Kasi mahirap ang buhay ngayon. Dapat pagkasyahin namin yan. Okay. So, babawasan ko lang itong mantika. Ayan. Kasi, pag masyadong madaming mantika, ano, ang kolesterol, syempre, alam mo naman ako, tumitira na ng gamot. I miss you too, Jack. I hope to see you soon. Ayan, nilagyan ko na ng ano. Pagkaya, ang ginagamit ko, itong aking ano. Tawag dyan, kahoy na ano. Ang tagal na rin itong kahoy na to. Ayan, yun ang ginagamit ko. So, ginigisa ko yung ano, bawang. Oh, mga kaguro, bawang, mga katropa. Oh, narinig mo, gusto daw niya amoy. Yan. Nako, oo nga. Invite ko si June. Invite mo nga, Ogi. Share mo kay June. Para mag-cooking show din si, ano, si Kos. Oo nga. So, ayan na yung sibuyas. Ma-invite nga si June. Ay, grabe yun. Baka maka-KMJS yan. Nilagyan ko pa ng konting, ano, konting mantika. Yan. Ma-invite. Meron ako sa susunod. Magkakaroon ako ng guest. Meron akong tropa, si June. Magaling yun. Magaling magluto yun. Grabe. Lalo na yung, ano, ano nga parang ako giniluluto nun, yung, ano nga yun, yung, panang manok. Yun. Yun, masarap. Ah, mag-aadobo ko sa noon. Ayan na, nilagyan ko na yung ano. Nilagay ko na yung kamatis.
Yan. So, pagsasarsahin natin siya. Ayan, ang daming kamatis. Yan. Hi, Dana. Oo, paano ba gagawin ko? Paano ko padadala sa iyo to? Kahapon, ang kuya Jep-Jep mo, pinanood yung putsero ko. Paano ko nga kaya padadala sa iyo? Pag umuwi ka, Dana, punta ka dito sa Cavite, pagluluto ko kayo. Ayan. Kaya pag uwi ko, hindi ako napapagod. Nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Kaya hayaan mo na. Nanonood ba? Ha? Bongga. Paring Jun. Paring Kos. Kamusta ka naman dyan? Iniisip ko, baka mamaya magganito na rin. Mag-live na eh, no? Bakit ka naman bubuksan ng mantika? Ay, nako, Diyos ko. Kawawa naman si Kalbo pagka binuksan ko ng ano yun, ng mantika. Ayan. Ito na pala yung makakawala ng pagod kay teacher. Yung magluto, mag-prepare. Yung mabilisang luto. Kasi minsan pag uwi natin, talagang very stressful. Pero pag uwi, dapat masaya ka pa din para yung kung hindi man tayo nakakain ng maayos sa trabaho o kung sa ano pa man, eh, magluto ka na gusto mong lutuin. Kung walang lulutuin, edi magsaing. De, masarap to. Basta mula sa puso daw, etos. Basta ayan. O, yung mga ano, nakakatuwa talaga kanina. Ma'am Sheila, ano lulutuin mo ngayong araw na to? Sabi ko, nag-iisip ako. So, nakaisip ako. Meron kaming tilapia dyan. Fresh na fresh galing sa freezer. O, edi, i-ano siya. I-tawag dito, ayan. Ayan, pasensya na habang nagluluto ako, nagpupunas ako ng kalan. Kasi pag hindi ako nagpunas ng kalan, yung mantika kasi, umaano dito. Ayan. Okay. So, teka lang ha. Kukuha ko ng water. Konting water. Kasi mahilig sila sa sabaw. Mahilig sila sa sabaw. Lalagyan ko siya ng sabaw. Na konting tubig. Tapos lalagyan ko siya ng asin. Yan. Asin. Asin to. Laki ng lagayan namin ng asin. Wala na nga eh. May magdo-donate ng asin. Pwede po. Okay. Ayan. Diba naka-red ako? Kasi yung red ng lipstick ko, lipstick. Ayan. Nilagyan ko siya ng konting tubig. Tapos nilagyan ko siya ng paminta. Ito ginagamit ko sa paminta kasi maganda siya talaga. Talagang lumalasa siya. Actually, si Jojo may gusto nito. Pag siya nagluluto, maarte siyang magluto. Bisa bumibili lang ako yung piso-pisong paminta. Ganun ba? Pero sabi niya hindi, bumili na lang tayo yung nabibili sa ano. Minsan sa palengke kami bumibili, kaya lang minsan sa palengke may kasamang ano eh, iba yung lasa. Pagka condiments, maganda daw bibili yung mga halimbawa, yung mga paminta, mga curry, mga tawa turmeric, ano pa ba, paprika, bibili ka na daw sa grocery kasi talagang ano,
Mas malasa. Oo, Jackie, dala mo ako ng sea salt. Ano ba yung sea salt? Siyempre, salt na galing sa dagat. Alam mo naman ang ate mo, walang alam dyan sa mga sea salt na yan. Ang alam ko, bumibili nga ako, ano, 20 pesos, isang tabo, ganun. Yan. Tapos, mahilig kami talaga sa paminta. Ayan na siya, tignan nyo, oh. Tapos, it's up to you kung gusto mo siyang isama yung ano dito. Isama na yung ano, pero lalagyan ko pa siya ng sabaw kasi ewan ko pa sa kanila, gustong-gusto nila ang sabaw. Hindi pwedeng wala. Pagkaluto, sasabihin, bakit wala yung sabaw? Okay. Yan, lagyan ko siya ng mga one, ano, mga half cup. Hoy, Caridad, kumakatawa ka dyan, ha? Alam mo ba, hindi ako nakapagdala ng putsero. Alam mo kung bakit? Tanungin mo ako, Kara. Kanina hindi ko nasabi sa'yo, my dear friend. Paano si Taj? Akala ko, ang breakfast niya, itlog. Sabi niya, Mami, may putsero pa ba? Sabi ko, oo, meron pa dyan. Dadaling ko sa school. Sabi ko, dadaling ko kay Ma'am Kara. Eh, sabi niya, Mami, sabi niya, kukuha lang ako ng konti, magiinit ako. Konti, yung konti inubos. So, walay, ngangay, nganga, ha, nganga. Walay tayong ano, ayan na siya. Ayan, kung gusto nyo lang may sabaw, pero kung ayaw nyo, di wag, basta, kasi ako, kami gusto namin may sabaw. Ayan na siya. So, ilalagay ko na ngayon yung ano, yung isda. Yan. Ay, puso. Nahulog. Na-bloopers tayo doon, ah. Nahulog. Yan. Nawawala yung isa. Ayun. Oo, Mare. Why not coconut? Punta kayo dito. Kaya nga, alam mo naman si ate kanina umaga. Sabi niya sa akin, Mami, meron pa bang putsero? Sabi ko, meron pa. Dadaling ko sa school, bibigay ko kay Ma'am Kara. Hala, ayun, inupakan, kala ko konti lang ang kakainin. Nakita mo naman yung bouncing baby girl ko. Napakatakaw. Bukas, makalawa, malaki pa sa akin yun. Yes, masarap yan. Ayan na siya. Okay. Ayan na siya. Yan. Ito si Daddy. Si Daddy Jojo. Ito si Mami. Ito si Ate. Ito si Bjorn. Yan. Actually, hindi ko alam kung kain si Taj kasi tulog na siya. Ito si Daddy Jojo, si Mami Sheila, si Ate Taj, si Bjorn. Yan. Sarap! Ayan siya. Ayaw mo? Ano ulam mo? O narinig mo yung anak ko, napakabait. Ayaw ko niyan. Gusto ko itlog. Oh, paborito mo yung itlog. Ay, yung kagabi. Gusto mo yung, gusto mo ng longganisa? Ayan, ayan siya. Titikman natin siya. Okay. O, oh, edi kunin mo siya. Ayan, pagka nalaglag yan. Okay. So, titikman ko na siya kung saan siya kulang. So, masarap pa rin siyang isaw-saw sa patis. Oo, may pangalan. Dahil ayaw ni Bjorn. Ayaw ni Bjorn. Eto, si Daddy Jojo. Si Mami Sheila. Kara. Oh, diba? Mare, nawawala stress ko sa mga ginagawa ko na namang mga kung ano-ano. Maghapon tayong
Over-over? Kuda ng kuda? Bakit ba? Kanya-kanyang trip yan. Uy, grabe, ang sarap. Wow, grabe, sarap. Ang tabang. Wow, grabe, sarap. Ang tabang. Okay, para masarap, patis ilalagay ko. Okay. Patis ang ilalagay ko. Eto, gamitin yung patis. Oh, masarap siya. Jufran, Thai sauce. Alam mo, itong Jufran na to, nakita ko to sa Laguna, sa ate ko. Oo, masarap tong patis na to. Ayan. Yan, ang masarap. Yan, bili kayo niya sa grocery. Jufran Thai fish sauce. Alam mo, napakasarap niya talaga. Sarap-sarap niya, ayan. Yan, masarap siya. Ano? Para siyang pati sa Malabon. Kasi di ba taga Malabon ako talaga? So, kaso, yan ang gamitin nyo. Masarap na patis. Lalo na pag nilaga ulam, the best. The best yan. Pag hindi kayo nasarapan, huntingin nyo ako. Oo, eto, Jufran. Maraming mga Thai na patis, pero the best to. Kahit sa tinola, ang sarap niya. Believe me. Kasi, ako, sa patis, ano eh, maselan ako. Ah, maselan sa patis. Hindi. Sa lahat ng patis na natikman ko, yan, bukod sa patis sa amin sa Malabon, yan ang pinakamasarap na lasahan ko. Oh. Walang bayad ang Jufran sa akin, pero totoo yan. Masarap talaga yan. As in panalo. Sakto ba? Mmm! Sarap! Ayan! Ngayon, next! Next! Okay, next. Sesya na malikot ako, ha? Eto na yung aking binating itlog. Dalawang itlog ang nilagay ko para ano, masarap yung sabaw. Sinabi mo, pero ako hinay-hinay din ako sa patis kasi ano, marami ng gamot si ate. Marami ng gamot ang ate yung maganda. Ayan na, eto na siya. Finale, mga kaguro. Ayan. Yan, lagay mo na siya dyan. Yan. O, yung mga estudyante ko. Nakita nyo, si teacher, kahit maghapong kuda ng kuda, energized na energized pa rin pag-uwi. Yan. Tapos, ang technique ko dyan, tinidor, ginaganyan-ganyan ko lang siya ng tinidor. Para, ayan, ganyan siya. Nakikita nyo ba? So perfect. Ganyan lang siya, oh. Ayan na siya, oh. So perfect. Nakikita nyo, huwag nyo siyang haluin masyado kasi hindi makikita yung effect ng ano, effect ng tawag dyan. Tagal ko mag-isip ano, ng itlog pala. Itlog, hindi masabi, nakakaloka. Ayan o, tignan mo siya o. Nakikita nyo yung transformation ng sarsyado. Actually, ito ang alam kong sarsyado, pero meron pang isang ibang version ng sarsyado, yung nilalagyan nila ng ano, ng tinapay. Oo, Gi, may itlog yan, syempre. Yan. Yan. Pero the best talagang pantimpla ang patis. The best. Okay, punta kayo dito at pagluluto ko kayo. Ayan na siya. Ayan na siya. Titikman ko siya. Ayan o. Mangko. Sarap.
yan, sarap. Kaya, maagang umuwi lagi si Jojo. Kasi eto gamitin nyo, Jofran. Masarap talaga to. Ayan. Thai patis. Lahat ng ulam. Pwede mo siyang pwede mo siyang ilagay. Ayan. Tapos, luto na din yung sinaing ko. Tingnan mo, oh, parang 20 minutes, 30 minutes nakaluto na ako. So, hindi sa gabal sa ating mga nanay na nagtatrabaho. O kaya ay busy sa kung ano man, ang pag-uwi ay hindi ipagluto yung mga ano natin, mga mahal sa buhay. Ayan. Oh, sinain ko, tignan nyo. Oh. Ang sarap niyang kanin namin. Ayan. Patayin ko na siya. Ayan, pinatay ko na din yung ulam namin. Ayan. Okay. Ate Rose, oo. Ate Rose, ang sarap niya talaga. O, ayan. Happy na naman ang aking mga alaga. Ayan. Happy na si Kidlat pag-uwi. Ayan. Duto na ang ulam namin for today. Okay, happy watching. Tapos na po. Sana po, huwag kayo mauta. Nag-i-enjoy lang po ako. Wala naman ng halong kung ano-ano man to. Talagang masaya lang, nakakawala ng pagod. Sige po, see you tomorrow. Bye!